Hello guys, kamusta po? Welcome back po again rito sa ating munting channel. How are you people? Sa ating pong mga kababayan dyan, mga kababayan na kapwa OFW. Saan mang panig ng mundo, ano? Mga sir, mga ma'am, kamusta po kayong lahat? Okay naman po, ano? Ayos lang ba mga trabaho natin dyan? Ayos ba mga buhay natin? Diba? Ngayon po ay April ngayon, diba? April Fools, diba? Sabi nila, pero ibahin na natin yung uso ngayon, yung scam, diba? Tanong ko sa'yo kapatid, na-scam ka na ba? Diba? Sa atin pong realidad ng buhay, talagang napakarami pong tao mga manluloko, ano? So sa ngayon po, atin pong pag-uusapan ang ilan sa mga scam na ginagawa ng ilan sa ating mga kababayan, ano? Yung ibang mga scam, minsan nakakatawa, nakabwisit, nakatakot, di ba? Yun po yung ano talaga sa ano natin, sa realidad ng buhay. Ano? Number one scam, sa mga single dyan, naranasan nyo na ba na iniwan or tawag nito? Naranasan nyo na ba na nagmahal na iniwanan lamang kayo sa ere, di ba? So sabi ng iyong giliw na iniirog ay punta mo na ako doon, magtatrabaho mo na ako, ikaw lang ang mamahalin ko, di ba? Mga girls, naranasan nyo na ba yan? Malamang sa malamang naranasan nyo na yan kasi marami talagang mga lalaking ganun, ano? So, actually, hindi lamang po sa mga lalaki, pati din po sa mga babae, may mga babae na rin po talaga, mga manluloko, ano? May mga babae, it doesn't mean na lahat, ano? May ilan lamang po mga babae, pareho lang po ang babae at lalaki, ano? So, sa ngayon po, talagang ganun po yung realidad ng mundo, ano? Pag may boyfriend dito sa isang lugar, sa ibang lugar meron. Pag may girlfriend dito sa isang lugar, may girlfriend din doon sa ibang ano lugar, 'di ba? And ang concern lang natin dito, lalong-lalo na po dito sa ating mga may mga asawa na ano. Lalong-lalo na po doon sa mga nangingibang bansa, no. Kasi yung iba pag nasa Pilipinas pa, todo pa nga ako na yung asawa lang niya mamahalin niya, kaya siya mangingibang bansa dahil para sa maayos nila na future, no? Tapos pagdating po sa ibang bansa, ayun, nagkaroon ng ibang karelasyon, naiwanan, napabayaan ng pamilya. Scam po talaga yung minsan yung mga promise na yan. Again, hindi ko po nila lahat. And of course, hindi ko po inaano yung babae or lalaki. Pareho po talaga. May mga babae po na ng ibang bansa na pagdating sa ibang bansa ay nagkaroon po ng ibang pamilya. May mga lalaki rin po na nagtatrabaho sa ibang lugar o sa ibang bansa na pagdating doon ay nagkaroon din po ng ibang pamilya. Bakit ko po ito tinatopic ngayon mga kapatid? Kasi gusto ko lamang pong bigyan ng diin yung mga bagay kung saan pagdating po rito sa usaping magpamilya, lalong-lalo na po kapag may mga anak na po ay nakakaawa po ang mga bata. Hindi po kayo ang unang magsasuffer niyan, kundi ang atin pong mga anak, di ba? So mga kapatid, kung tayo po ay may asawa na, tayo po ay talagang dapat ay maging ano sa ating karelasyon, 'di ba? Maging totoo, maging tapat. 'Di ba? Siguro ang magandang gawin lang diyan kung tayo ay mag ibang lugar or mag ibang bansa para magtrabaho para sa ating pamilya, unang-unang gawin natin diyan ay manalangin tayo sa Panginoon. 'Di ba? 'Yun talaga. And of course, pangalawa, dapat meron po tayong ano, meron po tayong constant communication sa ating pamilya, no? Huwag po tayong gumawa ng mga bagay na makasira sa ating pamilya kasi unang-unang sisirain natin dyan ang psychological na aspeto ng
ating mga anak. Lalong-lalo na po kung malaki natin yung mga anak. Diyos ko, mga kapatid, maawa naman kayo. Kaya talaga may mga scam po talaga sa mga ganyang ano, no? Mga ganyang sitwasyon, ano. And then number two na ano, may mga kaibigan na ba kayo or mga kakilala na nagsabi sa inyo yung utang ba, kumbaga? Kapatid, kaibigan, pare, mare, pautang naman dyan. Ibibigay ko lang sa'yo sa sweldo. Sweldo ko naman katapusan. Bibigay ko lang sa'yo sa katapusan. Ang masaklap doon, pagdating ng katapusan, wala pa rin, di ba? So minsan, may mga ano talaga na tao talaga na tawag nito, mahilig manloko, ano? Kaya tayo, pagka tayo ay may kaunting pera at may mga nangungutang ng pera, ay alamin natin kung sila ba ay makakabayad. Huwag po tayong masyadong kampante sa ating mga pinapautang kasi alam naman natin marami talagang scam dyan pagdating sa utang. Regardless man po kung atin po yung kapamilya or kaibigan or kakilala, kapag pinasukan ng demonyo yung utak at ayaw magbayad, wala po talaga tayong magagawa, di ba? Kaya napakarami po nating napapanood sa programa ni Raffy Tulfo na talagang nirereklamo, hindi lamang po yung may mga asawa na nagkaroon ng makabit, maging doon din po sa mga nangungutang na hindi na rin po nagbabayad, di ba? Alam naman natin, some of those people ay okay lang po kapag sila ay nangungutang, kala mo parang mga tupa, ano? Pero kapag sinisingil na po natin, tayo pa yung ano, masama, parang silang leon. Tayo na yung nag-a-adjust kung kailan tayo nila babayaran, di ba? So alam ko po, sa inyo ngayon na nandito nanonood ay marami pong nakaka-relate siyaan kasi yun po talaga ang reality ng buhay. Alam ko, hindi lang isa, dalawa, tatlo, baka karamihan po sa nandito ngayon, sa nanonood nitong vlog ko ay nabibiktima na rin po, ano? Kaya tayo mga kapatid, bilang tao ay nawiwang na tayong manloko kasi isipin na lang natin kapag tayo ay nanloko, di ba? May balik din po sa atin yan, di ba? Ang pera ating niloko, kung kanino man, ay may balik po sa atin dyan, di ba? Hindi po natutulog ang Panginoon, nandan po siya, kahit hindi po siya natin nakikita, no? And then, number three, itong sa politics natin, ako, napakaraming promises. Scam din po yung ibang promises, hindi natutupad. Kaya ngayon, panahon na naman po ng eleksyon. Kilatisin po nating mabuti ang ating mga kandidato, di ba? Hindi ko po sasabihin kung sino yung ibubuto nyo, di ba? Wala po tayong ini-endorse yung kandidato. Tayo pa ay pro people, pro good government po tayo. Ang tinitingnan po natin ay para sa kaayusan ng majority or ng lahat, ano? Kaya ikaw na nanonood dito, siguraduhin mo na yung kandidato mo ay mga walang bahid na problema or bagahe, ano, kumbaga. Alamin po natin kasi marami naman pong paraan para malaman natin kung sincero talaga ang ating mga tawag nito, mga kandidato, ano. Sa ngayon po, dapat talagang marunong tayong mag-research kung ano talaga yung katotohanan ng mga kandidato kasi napakarami pong mga kandidato po, sa Pilipinas. Ginagawang ano, hanap buhay na po yung pagiging isang politik. Napakarami pong yumaman. Napakaraming naging milyonaryo, bilyonaryo dahil sa pagiging isang politiko. 'Di ba kaya ikaw kapatid? Talagang maghunos diri ka. 'Di ba? Isipin mong mabuti, lalong-lalo na po sa mga kandidato natin pagdating sa national level, ano, isipin natin kung sino po talaga dapat ang karapat-dapat nating ibuto, 'di ba? Kasi magre-reflect po 'yan sa ating mga darating na kapanahunan, ano. Kaya vote wisely po. Huwag po tayo sanang magpabayad, ano. Napakarami pong mga politiko ngayon na talagang namimigay ng pera, namumulbod ng pera, 'di ba? Alam naman natin, siguro, pag nanalo yan, alam na natin, ang unang gagawin nila, ibabawiin nila yung ginastos nila, yung pinamibigyan nilang pera sa mga tao, di ba? So, number one source of corruption na yan, di ba? Kaya kayo kapatid, mapagmatsyag po tayo, mag-isip,
at kilatising mabuti ang ating mga politikong sinusuportan or iboboto ngayong darating na halalan. Ano. And then, online, mga online orders. Napakarami po mga Pilipino, Lazada, dyan sa Lazada, sa Shopee, or ano pa mga online na nagano ng orders, nagkikita ng orders, ano. Napakarami po nating nababalitaan, sus ko, Ginoo, mga kababayan. Mas maigi po pagdating po rito ay alam naman natin yung convenient convenience na dala ng pag-order online, kaya lang dapat alamin natin yung mabuti kung yung inorderan ba natin ay talagang legit, ano, hindi siya manluloko, hindi scammer, ano, kasi alam naman natin ang perang ating pinaghirapan ay napakahirap kitain, di ba? Kaya mas maigi lahat ng bagay nating ginagastos ay kahit paano totoo, lalong-lalo na po kung tayo pa yung umorder online. And then number 5, investments. Napakaraming manluloko pagdating sa investment, Diyos ko po. Yung iba, nagsasabi na invest ka ng ganito, 10,000 pagdating ng 3 months magiging 50,000 'yan or magiging 60 or 100,000. Napakaraming ganyan. Alam naman natin sa hirap ng buhay gusto nating talagang kumita ng malaki, pero isipin natin na baka mamaya yung iniisip nating malaki is scam pala yan, di ba? So kapag tayo po ay nag-invest, dapat alamin po natin yung legality nito, kung dapat alam natin kung ito ba ay license ng Securities and Exchange Commission or kung ano pa mang mga dapat lisensya dapat meron sila, no? So again, mga kapatid, regardless man po kung ano yung tawag nito, mga scam na nararanasan natin, kung na-scam man tayo sa pag-ibig, laban lang, di ba? Kung may utang man or na-scam tayo sa utang, ano na natin doon, kuhanan natin ito ng lesson, ano? And then number 3, sa politics, mag-isip ng mabuti. Number 4, sa pag-order online, dapat kilatising mabuti rin po. And sa investments, manigurado po tayo. So yun po, naway kahit pa paano may natutunan po kayo, no? Kung may paborito or gusto po kayong gusto po kayo rito sa mga sinasabi ko po, pwede po kayong mag-comment sa baba. Again, maraming salamat po. Kung bago ka rito sa channel ko, paki-like, comment, subscribe, and then paki-click ang notification button, kapatid. Nang sa ganun ay maging updated ka kapag may mga bago po tayong upload. So maraming salamat po, and I hope nag-enjoy po kayo. To God be the glory. God bless po sa ating lahat.